pag manganganak ka, ang isang paa mo nasa hukay daw talaga. Masyadong malaki sir yung bata. May pandemic po talaga. Mas natatakot ako talaga sa magiging bayarin mo kesa sa sakit eh. Wala ka kasing ligtas dun eh. Sa panahong kailan nakaharap ang buong mundo sa krisis ng COVID-19, marami sa atin ang nababahala para sa ating kalusugan. Kaya pangako ko, isa yan sa ating tututukan. Gobernador Romel Hernandez po, at asahan ninyo, para sa Laguna, lagi nating uunahin ang serbisyong tama. Excited na eh. Makulit lalaki ulit eh. Matagal-tagal din po yung gap. Kaya excited ng todo. Si Sarian siya palagi. Dati walang sob-sob. Ngayon kailangan mo para lang ma-admit ka sa ospital. Loan. Doon na bubuhay po. Sa public na lang siya mga anak. Kasi pagka private, aabotin ng 100,000 eh. Kamamatay nga lang ng nanay ko tsaka tatay ko magkasunod lang. So di pa nakaka-recover sa gastusin. Kaya mahirap. Ririnig ko sa mga kapitbahay na maganda nga daw yan. Kaya humingi talaga ako. Ma'am, ano po yung health benefit ng EA? Sa PhilHealth po muna. Pag po may excess, saka po papasok yung blue card. Wala na po kayong babayaran. Bawat holder po niyan, may kani-kani yung kategori based doon sa income ng pamilya. Kapag ka po medyo may konti namang kakayahan, 50% po natin discount. Kapag ka talagang mahirap, yan po ay wala pong babayaran. Sa lahat po yan ng provincial hospital. Libre po ang check-up. Yung pong mga gamot, libre po yan. Kahit walang-wala ka, makakapagpapagamot ka na libre. Ang anak ko may HMO card, pero ang covered lang po yung mga anak ko rin. Malaking tulong sa kanila kasi talagang walang binabayaran. Kapag dumating ka doon sa punto na ikaw po ay sinawing palad, meron pong automatic na 10,000 pesos na burial assistance galing po sa provincial government. Hindi na takot mamatay dahil may naasahan ako na blue card. Panahon ng pandemic, may blue card ka man o wala, lahat po ay binigyan po natin na talagang atensyon para po matulungan natin sa mga gastusin. Bigay po ako ng instruction talaga sa ating pong mga doctors na huwag na huwag talaga yung tatanggi sa pasyente. Kahit 100% na yung ating capacity, may mga pamamaraan pa rin para matulungan sila. Umabot po yan ng mga more or less nasa mga 70 million. Doon po tinetest yung ating pong mga specimen para malaman ko po kung anong klaseng virus yung nandoon sa isang pasyente. Nung nagkaroon tayo ng COVID-19, iisa lamang ang ating laboratory sa buong Pilipinas. Lahat po dependent sa RITM. Kaya sinikap po natin na magtayo ng sarili nating molecular laboratory. Importante sa ngayon present, ano? Malampasan natin ang pandemyang ito. After 1 year na pag-iingat ko, pagsunod sa mga protocols, hindi tayo nakaiwas. Dahil exposed tayo sa tao, mild po yung naging sakit natin sa COVID-19. Vaccinated po ako, kaya nung ako'y nagka-COVID-19, hindi siya lumala. Pa-vaccine po tayo. Gusto po natin ma-meet talaga yung 70% na target. Talagang pinus natin na ang mga tao magpabakuna. Nagkaroon naman tayo ng enough na supplies ng ating vaccine. Tayo po sa Laguna ay nagkaroon pa nga tayo ng recognition from the national government. Doon sa ating National Vaccination Days, tayo po naging top notcher, pinakamaraming nabakunahan.
Hindi na po ako natatakot na matamaan ng COVID. Hindi na po ako kakabakaba kasi may palaban na po ako para sa COVID. Kung hindi talaga magkakaroon na long-term solution ang COVID-19, mauubusan po talaga ang gobyerno. Isa nga pong long-term solution dyan ay yung vaccination talaga. Tama! Sila ka pa nga, pinagpapawisan ako. Masaya ko naman kasi ligtas yung mag-ina ko, yung bills. Mas wala kaming binayaran, kaya anong blue card, maraming salamat kay Dok. Yung nilon ko, ang support lang namin ni Mrs. lalo nang sa bulso. Ngayong nasa gitna pa rin tayo ng gera, laban sa kalabang hindi natin nakikita, ang ating layunin, wala ni isa sa atin ang magkasakit at mamatay nang hindi nadadala sa ospital at natitingnan ng espesyalista dahil ang kalusugan. Isang seryosong usapan na una dapat sa ating listahan. Gobernador Ramil Hernandez po, at asahan ninyong para sa Laguna, lagi nating uunahin ang serbisyong tama. Narito na ang serbisyong tama question of the week. Siguruhing i-follow ang Facebook page ni Governor Ramil. I-like at i-share ang video na ito. Ilagay ang napiling letra at tamang sagot sa comment section kasama ang hashtag Serbisyong Tama. Huwag din kalitaang i-type ang inyong pangalan, barangay at munisipyo o syudad. Pipiliin sa pamamagitan ng electronic raffle ang mga mananalo base sa inyong sagot sa comment section. Ang mga mananalo, iaanunsyo sa pagtatapos ng bawat episode. Kaya tiyaking manood at maging aktibo sa pagsagot sa ating question of the week para manalo ng mga papremyo tulad ng laptop, TV, gadgets, grocery items at marami pang iba. Narito na ang mga nanalo sa serbisyong tama question of the week.